Ikaw Poong Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo, dinggin ng dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva Poong Jesus Nazareno. Ako ang muling pagkabuhay, wika ng Panginoon. Ang sinumang manalig sa akin ay mabubuhay kailanman. Viva Poong Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo, dinggin ng dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva Poong Jesus Nazareno. Mga kapatid, simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Sa mga naririto po, gayon din ang mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng live streaming sa Facebook, YouTube, Twitter at TV Maria. Magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga kapatid nating nasa ibang panig ng daigdig, isang mapagpalang araw po. Sa ating mabuting balita ngayon, pinaaalalahanan tayo ng ating pong Jesus Nazareno na ang pagtanggap sa Kanya bilang tinapay ng buhay ay ang pamumuhay ay at pagpapahalaga kasama na ng pagpili sa ating buhay na Siya ang tangi at nauunang batayan. Naway sa ating pagtanggap sa Kanya sa komunyon ay maalala natin na tayo ang nagiging katawan. Tayo ang nagiging ipinadadala ng ating pong Jesus Nazareno para maging kanyang tagapamalita at kasunod. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong sa aming pagkilala na ang iyong anak para sa aming nabuhay talaga. Kami naway maging kasalo niya, pakundangan sa pag-ibig ng Espiritong kanyang padala. Sapagkat siya ang tagapamagitan, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po muna po tayong lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, masidhi ang pagnanais ni Saulo na usigin at patayin ang mga alagad ng Panginoon. Kaya't lumapit siya sa pinakapunong saserdote at humingi ng mga sulat para sa mga sinagoga sa Damasco upang madakip niya ang sinumang matagpuan niya roong kaanib sa bagong pananampalataya, maging lalaki, maging babae, at madala sa Jerusalem. Naglakbay si Saulo patungong Damasco. Nang siya'y malapit na sa lungsod, biglang kumislap sa paligid niya ang isang nakasisilaw na liwanag mula sa langit. Anupat nasubasob siya. At narinig niya ang isang tinig na nagsalita sa kanya.
Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Sino po kayo, Panginoon? Tanong niya. Ako'y si Jesus, ang iyong inuusig. Tugon sa kanya. Tumindig ka't pumasok sa lunsod. Sasabihin sa iyo roon kung ano ang dapat mong gawin. Natilihan ang mga kasama ni Saulo. Narinig nila ang tinig, ngunit wala silang makitang sinuman. Tumindig si Saulo at idinilat ang kanyang mga mata, ngunit hindi siya makakita. Kaya't siya'y inakay nila hanggang sa Damasco. 3 araw na hindi siya nakakita at hindi kumain ni uminom. Sa Damasco naman ay may isang alagad na ang pangalay Ananias. Tinawag siya ng Panginoon sa isang pangitain. Ananias, ano po iyon, Panginoon? Tugon niya. Pumunta ka sa kalye Matuwid sa bahay ni Judas at ipagtanong mo ang isang lalaking taga Tarso na ang pangalay Saulo. Sabi ng Panginoon, siya'y nananalangin ngayon. Sa isang pangitain, nakita kanyang pumasok sa kinaroroonan niya at pinatungan mo siya ng kamay upang makakita. Sumagot si Ananias, Panginoon, marami na po ang nagbalita sa akin tungkol sa taong ito, tungkol sa mga kasamaang ginawa niya sa inyong mga banal sa Jerusalem. At naparito siya sa Damasco, taglay ang kapangyarihang galing sa mga punong saserdote upang dakpin ang lahat ng tumatawag sa iyong pangalan. Ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, pumaroon ka sapagkat hinirang ko siya upang ipakilala ang aking pangalan sa mga hentil, sa mga hari at sa mga anak ng Israel. At ipaalam ko sa kanya ang lahat ng dapat niyang tiisin alang-alang sa akin. Pumunta nga si Ananias. Pumasok siya sa bahay at ipinatong ang kanyang kamay kay Saulo. Kapatid na Saulo, wika niya, pinapunta ako rito ng Panginoong Jesus na napakita sa iyo sa daan nang ikaw ay papunta rito. Sinugo niya ako upang muli kang makakita at mapuspos ng Espiritu Santo. Pagdakay may nalaglag na tila mga kaliskis mula sa mga mata ni Saulo at nakakita na siya. Tumindig siya agad at nagpabinyag. Kumain siya at nanauli ang kanyang lakas. Si Saulo'y ilang araw na kasama-kasama ng mga alagad sa Damasco. Pumasok siya sa mga sinagoga at nangaral tungkol kay Jesus. Siya ang anak ng Diyos. Wika niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Humayot dalhin sa tanan mabuting balitang aral. Humayot dalhin sa tanan mabuting balitang aral. Purihin ang puon. Dapat na purihin ng lahat ng bansa. Siya ay purihin ng lahat ng tao sa balat ng lupa. Humayot dalhin sa tanan mabuting balitang aral.
Pagkat ang pag-ibig na utuukol sa atin dakila at wagas, at ang katapatan niya'y walang wakas. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Magsitayo na po ang lahat. Oh, halleluya, oh, halleluya, oh, halleluya, oh, halleluya. Ang sinumang kumakain sa katawang aking kain ay nananahan sa akin. Ah, halleluya, ah, halleluya, ah, halleluya, ah, halleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagtalo-talo ang mga Hudyo. Paanong maibibigay sa atin ng taong ito ang kanyang laman upang kanin natin? Tanong nila. Kaya't sinabi ni Jesus, tandaan ninyo, malibang kanin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ng kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan. At muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin. At ako naman sa kaniya. Buhay ang amang nagsugo sa akin. At ako'y nabubuhay dahil sa kaniya. Gayun din naman, ang sino mang kumain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Ito ang pagkaing bumaba mula sa langit. Ang kumakain nito'y mabubuhay magpakailanman. Hindi ito katulad ng kinain ng inyong mga magulang sa ilang. Namatay sila bagamat kumain niyon. Sinabi ito ni Jesus nang siya'y nagtuturo sa sinagoga sa Kapernaum. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Muli po sa mga naririto, gayon din ang mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng live streaming. Magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga kapatid nating nasa ibang panig ng daigdig, isang mapagpalang araw po. Ngayon po ay araw ng Biyernes, ikatlong linggo, sa ikatlong linggo ng ating 50 araw na pagdiriwang ng Pasko ng Pagkabuhay, nananatili pa rin po sa atin itong araw ng pagpapasalamat, araw ng pagdaing ng ating mga panalangin, at araw ng pagdedebosyon sa muling nabuhay na Nuestro Padre Jesus Nazareno. At bilang pagkilala at pasasalamat sa Kanya, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kaisa ba natin ang ating Panginoon sa ating mga buhay? Sa ating mabuting balita ngayon, natunghayan natin, ipinagpapatuloy po natin yung mga nagsisimba po sa mga nakaraang araw. No, mapapansin po ninyo na halos pare-parehas yung ating mga pagbasa sa pinag-uusapan nito. No? At ito ay tungkol sa ating poong Jesus Nazareno bilang tinapay ng buhay. No? Ulit-ulit nating sinasabi na kung ang tinapay
bilang pang-araw-araw na pagkain ay tumutugon or tugon natin sa pagkagutom ng katawan. Ang ating pong Jesus Nazareno bilang tinapay ng buhay ay pinakakain at pinasisigla ang ating kaluluwa. Bilang siya ang nasa kaibuturan ng ating mga puso na hinahanap natin. Ang kahulugan ng buhay, ang buhay na walang hanggan, at sa kanya natin makikita na magiging buo, magiging masaya, magkakaroon ng talagang saysay ang ating mga buhay ayon sa ating pananampalataya. At sa mabuting balita ngayon, nakita natin, hindi maunawaan ng mga Hudyong nakikinig sa kanya. Akala nila ang tinutukoy ng ating pong Jesus Nazareno ay yung kakainin siya, no? Paano mo kakainin ang laman at dugo at iinumin ang dugo ng isang tao? Hindi ba't kalokohan iyon? No? Pero kung titignan po natin, ginagamit ng ating pong Jesus Nazareno ang imahin ng pagkain na siya namang binigyan niya ng kahulugan sa huling hapunan upang ipahayag yung pangangailangang sumunod at makipagkaisa sa kanya. No? At siguro kailangan nating bigyan ng paliwanag yon. Magandang simulan yung imahe natin ng pagkain, di ba? No? Kapag kumain tayo, kung ano man yung kinain natin, nagiging bahagi ng ating pangangatawan. No? Ano mang ulam yan, ano mang pagkain yan, tinapay man yan o kanin, no? Tinutunaw ng katawan natin at nagiging bahagi na ng ating pangangatawan. Pag hindi magandang lagay natin, di ba, isinusuka natin. Iba na nga yung itsura kapag isinuka natin. No, ibig sabihin, yung natatanggap nating lakas, nagiging kaisa na ng katawan natin yung pagkain. No? At kapag kinain natin ito, hindi na siya hiwalay sa atin. At kung titignan, ganun po yung tinutukoy ng ating poong Jesus Nazareno. Hindi man literal nakakainin ang kanyang laman at dugo. Ang kanyang panawagan ay makipagkaisa sa kanya. Gawin nating bahagi siya ng ating buhay. At sa huling hapunan, iyon ang kanyang mensahe. At yun ang ating inaalala. At yun ang ating tinatanggap sa komunyon. No, ito ang tinapay, binasbasan, naging katawan ni Kristo. Ito ang alak, binasbasan, ginawang dugo ni Kristo. Hindi siya nagiging laman, hindi siya nagiging dugo, nananatili yung pagkatinapay, nananatili yung pagkaalak. Pero sa pagbabasbas nito, yung tinapay bilang tinapay at ang alak bilang alak, kapag ating tinanggap, ay taglay ang presensya ng Diyos. Hindi ba kayo nagtataka na ang tawag, na ano ba ang ibig sabihin kapag tayo'y nangungumunyon? Union. Ibig sabihin kahit na ikipagkaisa ang Diyos sa atin. Ibig sabihin, pagkalabas natin ng simbahan, daladala natin ang presensya ng Diyos dahil tinanggap natin ang kanyang katawan. At yung kanyang katawan, bahagi na ng ating katawan. At tayo rin, bilang simbahan, bilang mga deboto, bahagi na ng katawan ni Kristo. Tayo na ang kanyang katawan dito sa lupa. Pero ang tanong ay nananatili pa rin. Seryoso ba nating tinatanggap yan? Dahil kung daladala natin ang ating poong Jesus Nazareno, nararapat lamang na paglabas natin ng simbahang ito, kung paano naging mabuti ang ating poong Jesus Nazareno, kung paano naging mapagmagaling
Nakapagpapagaling ang ating pong Hesus Nazareno kung paano siya maging mapagmalasakit. Kung paano siya naging makatotohanan at makatarungan. Yun din ang inaasahan natin. Kaya kapag sinabi natin katawan ni Kristo at sabi, amen, anong ibig sabihin ng amen natin? Tinatanggap kita, Hesus, sa aking buhay. At ang lahat dapat ng ginagawa ko, pinakikita kong ikaw ay buhay. Lahat dapat ng ginagawa ko, may epekto sa aking kapwa. Lahat dapat ng ginagawa ko, nagiging pahayag na ikaw ay ang buhay at pag-asa ng bawat isa. Kaya nananatiling tanong, yung salita ba natin nagiging salita ng kabutihan? Yung pakikipagkapwa ba natin pinapakita yung pakikipagkapwa at kabutihan ng Diyos? Kapag ba tayo'y nakikipag-usap, kapag tayo'y kasama sa trabaho, sa pag-aaral, nakikita ba sa iba? Nakikita ba ng iba ang Diyos na tinanggap natin kapag tayo'y nagsisimba at nangungumunyon? Kaya naman po sa pagpapatuloy ng banal na misa, hingin natin ang biyaya na sa ating pananalangin at pagdedebosyon, nababago tayo, naaayon tayo sa ugali at pagkatao ng ating poong Hesus Nazareno. At ang pananampalataya natin ay hindi lamang nananatili sa kung ano yung kailangan natin, sa kung ano yung hinihingi natin, sapagkat naniniwala tayo na may hinihingi din ng Diyos para sa atin, na maging Kanyang kinatawan, na maging Kanyang presensya sa ating kapwa. At hindi na tayo maaaring maging makasarili, hindi na tayo maaaring maging mapanira, hindi na tayo maaaring mawalan ng pag-asa, dahil kasama at kaisa natin ang ating poong Hesus Nazareno. At sa araw na ito, tanungin natin ang ating mga sarili, ano ba ang dapat kong gawin para mapakita sa aking kapwa na ang Diyos ay tunay na buhay, na ang kabutihan ng Diyos ay natanggap at namana ko rin upang ipakita sa iba na kung paano ako mabiyayaan, ako rin ay nagiging biyaya at may pakinabang sa aking kapwa. Mahal na pong Hesus Nazareno, tinatanggap ka namin bilang tinapay ng buhay. Maawa ka sa amin. Magsitayo na po ang lahat. Ibinigay sa atin ng Ama ang kanyang anak bilang tunay na pagkain at tunay na inumin sa hapag na ito. Hilingin natin sa kanya ang lahat ng ating mga pangangailangan sa pamamagitan ni Kristo, ang pinagmumulan ng bagong buhay. Ama, panatilihin mo ang aming buhay sa pamamagitan ng Eucharistia. Ama, panatilihin mo ang aming buhay sa pamamagitan ng Eucharistia. Ang simbahan naway lumago sa pagpapahalaga sa Eucharistia bilang tinapay ng buhay sa pamamagitan ng mas mataimtim na pagdiriwang ng banal na misa. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo ang aming buhay sa pamamagitan ng Eucharistia. Bilang isang pamayanan, naway hindi natin ipagwalang bahala ang ating buhay pananampalataya, bagkus higit na manalig sa Diyos araw-araw, kahit sa ating mga kahirapan at pagdurusa. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo ang aming buhay sa pamamagitan ng Eucharistia. Ang mga pamilya, lalo na ang ating mga anak, naway lumago sa biyayang dulot ng patuloy na pagtanggap ng Eucharistia. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo ang aming buhay sa pamamagitan ng Eucharistia. Ang mga may sakit,
Naway palakasin ng kanilang pananampalataya sa pamamagitan ng pakikipag-isa ng kanilang mga paghihirap sa pagpapakasakit ni Kristo. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo ang aming buhay sa pamamagitan ng Eukaristiya. Ang mga mahal natin sa buhay na yumao, naway magkamit ng buhay na walang hanggan na ipinangako ni Kristo. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo ang aming buhay sa pamamagitan ng Eukaristiya. Sa katahimikan ng ating puso at diway, alay natin sa Panginoon ang ating mga panalangin, gayon din ang mga panalangin ng mga taong mahalaga sa atin. Sama po natin sa ating mga dasal, ang mga frontliners, health workers, lahat ng nagsisilbi sa ating bayan, lalong-lalo na ngayong panahong ito, na sa kanilang tapat na paglilingkod ay nagiging katawan ni Kristo sa kanilang kapwang nangangailangan. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo ang aming buhay sa pamamagitan ng Eukaristiya. Ama naming nasa langit, ibinigay mo sa amin ang katawan at dugo ng iyong anak bilang pagkain at inumin sa aming paglalakbay. Marapatin mo na sa aming pakikipagkaisa sa Kanya, kami ring lahat ay magkaisa bilang mga bahagi ng Kanyang katawan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Jesus Nazareno, alakatinapay sa tanan ay nagbibigay buhay, biyayang kaloob mo ay aming inaalay, aming hiling pagpapalat, buhay na dalisay. Pagpapalat, buhay na dalisay. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, para mo ng awa, gawin mong banal ang mga alay naming iyusan ang kalugdan. At kami gawin mong haing sa iyo'y laging nakalaan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupang tumubos sa aming lahat. Siya'y talagang maaasahan, at ang katapatan niya sa pananagutan ay siyang bumago sa dating pamumuhay, sa sangkatauhang namihasa sa pagkasalawahan. Ang dangal ng tao'y ganap na itinampok upang mamana namin sa pakikipagkapatid kay Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, santo, santong Panginoong Diyos, tumangakbo na pupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Sana, sana sa kaitaasan, sana, sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito.
Sa ngalan ng Panginoon, hosana, hosana sa kaitaasan. Hosana, hosana sa kaitaasan. Hosana, hosana sa kaitaasan. Hosana, hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa kanyang tinapay. Pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ibagbunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kaming nagpapasalamat dahil kaming iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa, at ni Jose na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama.
Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, narito si Kristo, nais makipagkaisa sa atin, nais maging bahagi ng bawat sulok ng ating buhay. Ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi po ng pari o ng lay ministers ng katawan ni Kristo at isubo po agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay ministers. Sumunod po tayo at maraming salamat po. Sa kanyang kapatid.
kabutihan, pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman. Si Kristo'y inihain na Pamaskong maamong tupa. Magsalo tayong masaya sa tinapay na pamista, bago't wagas. Alleluia. Ang taga-Israel, bayang sabihin kanilang ihayag pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman. Si Kristo'y inihain na Pamaskong maamong tupa. Magsalo tayong masaya sa tinapay na pamista, bago't wagas. Alleluia. Bago't wagas. Alleluia. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na po ang mga ministries, organization at samahan na ating simbahan, na salubungin po ang pagdating ng Mahal na Birheng Maria ng Antipolo dito po sa ating simbahan sa darating na 29 ng Abril, araw po ng Sabado, bukas po ito. Ang misa ng pagtanggap ay sa ganap na 10 ng umaga, na pangungunahan po ng ating rektor na si Reverend Father Rufino Sescon Jr. Mananatili po ang Mahal na Birhen ng Antipolo hanggang Linggo,
ika-30 ng Abril, taong kasalukuyan, at ang misa naman ng pamamaalam ay sa ganap na ika-6 ng gabi na pangungunahan ni Reverend Father Reynante Tolentino, ang rektor po ng Antipolo Cathedral, at susundan po ito ng alay-lakad para sa kapayapaan patungong Antipolo. Makiisa po tayo at maraming salamat po. Pinaaalalahanan po ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkos dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsuot, pagsunod sa minimum public health standard, ang pagsusuot po ng tamang face mask. At pagkatapos po ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan po ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. At tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang po ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pinagsaluhan naming banal na pakikinabang, ang amin nawang pag-ibig ay lalong madagdagan ng ginawa namin sa pag-alala sa anak mong mahal, na nag-utos si pagdiwang ang huling hapunan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiyuko para sa pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyong ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain nawa kayo ng ating makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayong dala ang pag-ibig at kapayapaan ng ating pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos! Magandang umaga po sa inyong lahat. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong inamatayan ay sagisag ng anong kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, di narangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, di narangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iluluwalhati namin.